Bumuhos na yung malakas na ulan at malakas ang hangin. Sining yan? Alamang sa mga pulis ito. So naglabasa yung mga pulis dito at... Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay September 5, 2024 at sa oras na 10:20 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito ngayon sa may kahabaan ng Quezon Avenue at sakop ng Quezon City. Ang direction natin ay westbound or papunta ng Maynila. May mga delta ba lahat? Kung may mga delta lang, dito na lahat para makakain. Ang gagawing clearing operation ngayon ay papasadahan yung mga mabuhay lane. Pausok muna lang yan. Under clearing operation ngayong araw ay kasama yung mga illegal parking at sidewalk clearing. Ito, pag-alagpas at tawiran, maluwa. Nakakotse ako ngayon dahil nga katitigil lang ng ulan at baka mabasa yung aking kamera at nakaready na rin ako at mayroon kong kapote at saka umbrella. So may mga driver naman yung mga natitikita na yan dahil nga naharangan yung sidewalk at hindi na mahatak. Ngayon ay Thursday. Kahapon malakas ang ulan, hindi ako nakasama pero dire-diretso ang kanilang clearing operation. Meron pala sa mga tinitikitan ang hindi dumating yung may-ari. Kaya ito, ina-attack. So ito, dumating yung may-ari. May-ari mo na lang dito. Ayusin mo na lang. Sir! So kunting na pag-iusapan lang, kaya nakipagtulungan na yung may-ari. At siya na mismo nagmamaneho para may sampat yung kanyang sasakyan. Okay, tara na. Nasa tapat tayo ngayon ng Fisher's Mall na dating pantrangko. Bali, 13 tow truck ngayon ang dala. Babagsak na naman itong ulan. Yung sa kabilang side ng Fernando Poe Jr. Avenue, pinagtitikita na yung mga motorsiklo doon sa kaliwa. Motor natin. Ito, napasadaan na ito nung nakaraan itong gilid na ito. Ito, maninikit dito. Sa Terry, wrecker daw. Marami pala dito. Kasama niya, sarate. Kasi sa pinan yung speed joint. Jonathan. Pila yung sidewalk na occupy ng mga pare. Ayun, may sinasampan na doon, no? Na motorsiklo. Na bukod sa naka-illegal park na sila, naharangan pa yung bike lane. Ito, umaambo na. Sir Perry, isa lang, isang racer pa. Para bang force of God? 1119 bike. Pero ako din, ako rin. Babaybayin itong kahaba ng Fernando Poe Jr. hanggang sa tumagos sa may Congressional Avenue. Yung ibang team nauna na at mayroong nahuhuli. Dito naman sa unahan, mayroon ang pinopormahan at mukhang may hahatakin. Tracker dito na yung may lifter.
Ah, ito. Nakasampa nga sa sidewalk. Eh, ano dito? May nagko-complain dito. Patulad din nung isang nahataw, dumating ang mayari, pero huli na. Ito nagko-complain daw ito. 3 million na po yan. Dikit lang sir, yung lisensya na lang po, mas mura po yun. Ikaw naman, sa buksak, sobra naman kayo. Kayo naman, maski naman tama, pag sa'yo hindi naman, kinukonsider mo yun. Huwag tayo magbubuhan. Wala pa raw 5 minuto. Pero wala naman talaga sa batas yung 5 minuto. Yung sinasabi nga 5 minutes, bilang consideration lang yon para lumabas ang driver at matikitan ng illegal parking at matitikitan ng 1,000. Ngayon pag halimbawa hindi lumabas, mahahatak na ang isang sasakyan. Sa ilalim ng illegal parking, 2 yan. Attended saka unattended. Yung attended, ibig sabihin may driver na lumabas, matitikitan ng 1,000. Yung unattended naman, matitikitan ng illegal parking, 2,000 yon at posibleng mahatak ang sasakyan. 1,000 yun pa, may pangalan na rin. Hindi naman po, lahat po ng pagkakataon. Oo, sir, ang akin lang. Kung magpapagkakataon. Tanawin nyo naman. Wala naman tayo sa gitna ng bali. Inonsider ako nga na huwag bumalagbag eh. Dahil nga para at least kaya nga dito may pabayaran to. Okay. So, diretso tayo. Iba, forward na tayo. Forward na tayo. Okay, may nahatak dito. So, tayo naman ngayon ang mauuna. Ayan, may nahatak dyan. Nakasampa rin sa sidewalk. Okay. Ah, sa kabila pala, meron din. Sa kanan, at yung dito. So, dumating na may-ari. Pero, ayan, hatak-hatak na. Tara! Mabilisan ngayon ang clearing operation dahil nga ito ay mabuhay lane. Nasa kanto na tayo ng Fernando Po Jr. sa kanitong Del Monte Avenue. Tingnan nyo itong slot parking ng isang establishment. So alam na nila yung rules and regulation dito sa sidewalk. Ayan, tingnan nyo. Hindi sapat yung slot parking, kaya naka-parallel sila. Yun ang kagandahan ng non-stop clearing operation. At nagiging aware sila sa mga ginagawa nating non-stop clearing operation. Dahil ang layunin ng clearing operation ay magkaroon ng maayos at malinis na lansangan at bangketa para sa ating pamayanan. Malapit na tayo sa EDSA. Yung tagos nito sa kabila, yan ang kongresyonal. Pero mag-u-turn tayo dahil hindi tayo makakatagos. Itong isang sasakyan na yan ang posibleng mahatak. So alis tayo dito at pupormahan ng tow truck yung hahatakin. So ito okay na. Ito lang isa na nakabalagbag sa sidewalk. Bumuhos na yung malakas na ulan. Bumuhos na yung malakas na ulan at malakas ang hangin. Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga.
Woo, lakas ang hangin. Okay, diretso tayo at ang gagawin ng team, magyo-U-turn lang dito sa ilalim ng EDSA at pupunta sa kabila sa may Congressional Avenue. Okay, nakapag-U-turn ng team. Tapos kakanan tayo ng Congressional Avenue. Yung iskugo. Lalong lumakas ang ulan. Nandito na tayo ngayon sa may kahaba ng Congressional Avenue. Nasa kahabaan pa rin tayo ng Congressional Avenue sa oras na 11:47 ng umaga. So ito na pala ang tow truck. So abanti tayo ng mapormahan ito. So iwanan na natin yung isa doon na L3. Forward tayo dito. Matitikita na yan ng mobile. So doon tayo sa may... Nandito na kasi tayo sa may kanto ng Congressional sa Mindanao Avenue. So iwanan na natin sila doon. Kinakabitan lang yung ano, yung L3. Kanan tayo dito sa Mindanao Avenue. So nandito na tayo ngayon sa may kahaba ng Mindanao Avenue. At habang nagkakahatakan sila doon sa dinaanan natin. Ano yan? Saan tanggal yan? Sa Katlia, yung pagkalan ng unang kantor dito sa Mindanao. Pagkalan dyan sa Galing Congressional. So ito yan. Dumating na yung mayari. Pinapaliwanag lang na nakausli yung kanyang unahan na lumapas na sa sidewalk. Hindi pa pwedeng atakin, hindi na na Delta. Okay, tara! Dalawang flatbed dito sa may ano. Lumapas itong dali sa may gasolinahan. So ito yun, lampas sa sidewalk. Ibang contract, ihipot na dito sa road race. Yung ibang contract, naiiwan na lang dyan, samahan na lang yung magpapatol dyan sa kapila. So ito, andito naman pala yung mga may-ari. Natikita na lang lahat. Okay, diretso tayo. Ipaayos na lang itong mga sasakyan na wag na maharang itong sidewalk. Nag-U-turn tayo dito sa kabila ng... Mindanao Avenue. Kakanan dito sa anong road dito. Road 3. Marami daw doon sa unahan. Ang oras ngayon ay 12 ng tanghali or ng hapon. Mayroon palang hahatakin dito. So inayos lang yung hahatakin para hindi mag-cause na traffic. May nakalagay pala dito sa magkabila ng kalsada, no parking. Ito sa kaliwa, may nahatak din. Yun, hatak-hatak na. Tapos dito sa kaliwa, meron ding hinahatak. Ah, dito pala sa kabila, meron din.
Parang to sa kabila, mayroon din. Ito yung mga nauna kanina. Ayan, meron nga hinahatak. Balat, Terry. O, ayan. Balat, okay. You're big. Madan. Ito naman kayo nahatak na sa kanto. So bago na angklahan, lumabas na may-ari. So natikita na lang ito. So ayan, pinalis na yung SUV dito. So diretso tayo, ang oras ngayon ay 12:30 ng hapon. Nasa kabaan pa rin tayo ng road 3. Sa trip pa rin, sa bandang unahan dito, sa kaso ng road 7, po rin po ha, dalawa pa yung record natin, dalawa. Hoy, yung ano, yung... Isusiningin. Alam mo sa mga pulis ito. Dalawa na ang tow truck. So naglabasan ng mga pulis dito at sinagtatawag yung may-ari nito. Yung nga lang, mahatak na. Dito pa. Sa unahan lang ito ng police station. Umantor na ito, parang dito na may-ari. O hindi na ito mahatak. Dito na lang. Okay na yan! Okay na! Sa unahan na may mga hinahatak na sasakyan, dyan ang sa unahan ng police station. Dito naman, sa bandang unahan natin, meron ding hinahatak. Bali, last na tow truck na lang yata ito. So ito naman sa unahan, meron ding nakaharang sa sidewalk. So malamang mahahatak na. Okay, tara. Sa oras na 1 PM, ubos na yung 13 tow truck. So back to base tayo.